Hello po sa inyo mga Kajansky, kumusta po kayo? At ngayong araw na ito ay meron na naman po tayong bagong ipapahagi sa inyo na kung saan ito po ay mga simpleng paraan para mas lalo pang maka-attract ng good luck na yan sa usaping yaman man o pananalapi. So narito lamang po ang ating kakailanganin ngayong araw na ito. Ito po ay taho ng oregano. So kahit po ito po ay tuyot or dry leaves, kagaya na makikita nyo sa larawan, ay pwede na po yan. Dahil alam naman po natin na lagi po natin sinasambit dito sa ating ritual ang dahon ng laurel. So bukod riyan, lingid sa ating kaalaman na ito ding dahon ng oregano ay isa rin ito sa makapagbibigay sinang swerte. So hindi lamang nga po alam ng iilan kung paano ito gagamitin. So yung araw na ito ay ituturo ko po sa inyo. So sa Adrian ay kakailangan din natin ng dahon ng laurel. So sa dahon ng laurel mga Kajansky, so depende pong dahon ng inyong gagamitin. Kung meron po kayong tatlong kahilingan, so tatlong dahon ng laurel. Dahil sa bawat dahon ng laurel ay isang kahilingan. So kung meron po kayong dalawang kahilingan, so dalawang dahon ng laurel mga Kajansky. At isang puting kandila. So gawin lamang po natin ito mga Kajansky bago po tayo matulog. Dahil ito po yung pinaka-perfect timing sa pagmamanifest dahil napaka-quiet na po ng paligid. And then gawin natin ito sa parte ng ating pamamahay na kung saan pwede po tayong magnilay-nilay, tayo po ay komportable, parang hindi po yung parang bigat ng pagkiramdam, okay? Na nafe-feel natin dito yung good vibes or kung alam nyo po kung saan yung wealth spot area ng inyong pamamahay ay pwede po tayong pumwesto doon. So ang gagawin lamang po natin mga Kajansky ay ating sulatan yung ating isang dahon ng laurel. So yung isang kahilingan nyo po ay kung gusto nyo po ay meron kayong gustong i-manifest sa pera. So pwede nyo po isulat lamang kahit keyword lamang po, money. O kung meron po kayo ng halaga ng pera na inyong gusto nyo pong isulat, halimbawa gusto nyo pong i-manifest 50,000. So sulat nyo po ang halaga ng 50,000 dyan sa isang dahon ng laurel. At sa isang dahon ng laurel naman, kung meron po kayong problema sa inyong mga sa inyong trabaho, so pwede nyo po isulat yung career. And kung sa isang dahon ng laurel ay gusto nyo po maging success sa inyong mga negosyo, ay isulat nyo lamang po yung salitang success, alright? And then pagkatapos niyan mga Kajansky, ay ito pong ating dahon ng laurel ay para po mas lalo pong ma-activate ang energy nito, ay atin po munang ilagay sa ating dalawang palad, okay? Yung parang tayo po ay nagpipray, idikit po natin siya sa ating gitnang palad at atin po siyang himas-himasin. Irarab po natin ito para po yung ating energy, yung ating vibration sa ating katawan ay malipat po dito, okay? So and then after that ay kunin po natin ito at idikit po natin ito sa ating kandila. Talian po natin ito, okay? Idikit po natin yan sa ating mga kandila. Gaya na makikita nyo po sa larawan. Pagkatapos mga Kajansky ay pwede po kayong kumuha ng patungan o yung mga plato. And then doon po ninyo ilagay yung inyong mga kandila at saka po natin ito sindihan, okay? Yung inyong mga oregano leaves ay hayaan nyo muna dyan at gagamitin natin yan mamaya. So itong kumuha tayo ng plato at itirik natin doon yung ating kandila at sindihan po natin. So hayaan po natin itong masunog makajansky or magsindi, I mean. So habang ito po ay nakasindi, so kapag masunog na yung ating dahon ng laurel, okay? So tayo po ay magnilay-nilay. So habang ito po ay ginagawa natin ay mag-start po tayong magdasal, okay? Para mas lalo pong ma-activate kung ano man po yung mga itong ritual na ating ginagawa ay para po ito ay mas lalong maging powerful. Ito po ay maging mabisa dahil ito po ay naka-ritualize, okay? So isang ama namin at isang sumasampalataya ako. So time-time po tayong magdasal na tayo po ay magdasal, okay? So after that, kung iba naman po yung relihiyon ay wala pong problema, sambitin nyo po ang inyong sariling dasal, kahit ano pong lingwahe. And after isa, sabitin nyo po ang inyong mga intensyon. Kung ano po ang isinulat nyo sa dahon ng laurel, ayun po yung inyong sasambitin. So, halimbawa po kung nilagay nyo po doon is success sa inyong mga negosyo. So, sa pamamagitan po nito, universe, sa aking negosyo, ako po ay yayaman. Ito po ang magdadala sa akin ng malaking swerte. Dahil naniniwala po ako dito sa aking kakayahan na ako po ay aangat, ako po ay aasenso dahil po ako ay hindi tamad, ako po ay nagsusumikap sa buhay, wala po ako nila ng mga tao. So mga ganyang mga halimbawa mga Kajansky, so depende na po sa inyo, okay? And then after that ay i-claim na po natin, okay? I-claim na po natin yung ating
Swerte na tayo po ay positibo na ito po ay darating sa atin. Susambitin lamang natin ang katagang thank you universe. Now I'm ready to receive the blessings. So magnilay-nilay lamang po tayo at hayaan naman pong maupos ang sindi ng kandila. At pagkatapos nito ay kung meron mang mga abo nitong ating dahon ng laurel doon at isama nyo po, magbudbud po kayo, okay? Nang katamtaman lang po, depende po sa inyo yung itong ating dry na leaves or depende po sa inyo, okay? Ito kasi gamit natin ngayon ay dry leaves. So kung meron po kayong mga tanim or mga bagong pitas ay pwede nyo pong gamitin yan, okay? Pwede nyo po itong punit-punitin at ihalo nyo po ito sa abo ng ating dahon ng laurel, okay? So depende na sa inyo katamtamang dami at pagkatapos ay isa-isaboy nyo po ito sa inyong front door o sa inyong mga pintuan, okay? Habang sinasaboy po natin ito, pakaisipin na ang swerte ay darating sa atin. Ako ay magkakapera, ako ay yayaman. Kailanman ay hindi na ako magigipit, okay? So isaboy nyo lamang yan sa inyong harapan ng inyong mga front door or sa inyong mga main door. So ayan lamang po ano mga kajansky, napakasimpleng paraan pero ito po ay napaka-powerful kung kayo po ay maniniwala at man po kayong 100% na sa pamamagitan po ng prosesong ito na kayo po ay naniniwala na ito po ay magtatala sa inyo ng swerte. So pwede nyo po itong gawin ang ritual na ito isang beses sa isang buwan, okay? Dahil ito po ay subok na ng iilan at kung nag-work ito sa iba ay for sure sa inyo rin. So basta tayo lamang po ay maging positibo, manalig at maniwala. So ito pong ritual na ito ay pwede po natin gawin kahit po anong araw, okay? Basta tayo po ay masaya. Wala po tayong galit hinanakit sa ating kapwa. So subukan nyo po ito mamayang gabi or bukas po October 27. So kung hindi nyo po magagawa ay kahit anong araw po. So ayun right? Lamang po ano mga kajansky at bago po tayo mamaalam ay nais ko lamang pong ipromote sa inyo sa mga gusto pong bumili ng mga pampaswerte na yan. Meron po tayo on hand. So i-PM nyo lamang po ako sa mga gustong umorder. Pampaswerte sa negosyo, sa trabaho, sa sugal kung kayo po ay mahilig dito or kung kayo po ay mga problema sa usaping pananalapi. So kung gusto pong umorder ay PM lamang po kayo. So ayun lamang po ano mga kajansky at maraming salamat sa inyo and I need to say bye now. See you again on our next one. Bye!